Laki na to. Ito yung literal na hanggang tanaw mo. Kanila. Mga kapatid, ito po ang Shen de Lucita na sabi nila, once upon a time ay number 2 supplier ng asukal sa buong mundo, sunod lang sa Cuba. At mga kapatid, once upon a time higit 6,000 hectares ang lawak nito. Pero ito, once upon a time ay pag-aari ng pamilya ko Huangco. Bago pa yung land reform. Pero mga kapatid, may isang chismis na hindi mamatay-matay na ang perang ginamit daw para palawakin ang yaman ng pamilya ko Huangco ay pera daw ng unang republika ng Pilipinas. Ito ba ay chismis o may katotohanan? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ko Huangco, isa sa mga pinakamayaman at pinakaprominenteng mga apelyido sa Pilipinas pagdating sa politika at negosyo. Ilan sa mga naging ari-arian nila, isang bangko, telecommunications company, radio stations, retail stores, shipping company, paggawa ng asukal, at ito na nga, ang napakalawak na Hacienda Lucita. Sa higit 6,000 hektarya ng Hacienda Lucita, magkakasya ang dalawang Makati City o kaya ang may 46 na Philippine Arena. Imagine mo na lang na kasya din ang 122 Luneta Park, 165 SM Mall of Asia, 1,792 na Smart Araneta Coliseum, at 21,844 na Plaza Miranda. Kinocover yan ng 5 malalaking bayan ng Tarlac. Kung ang entire Tarlac province ang i-cover, siguro halos 2/3 niyan. Ang pamilyang Huangco ay mula sa mga ninuno ng Ko family ng Hingcham, Fukien, China. Kalagitnaan ng 1800s dumating sa Pilipinas si Martin Ko at dito na nanirahan. Ang kanilang original na Chinese family name na Ko Huang ay naging Ko Huangco. Taong 1862, sumunod ang anak ni Martin Ko Huangco na si Jose. Nakapangasawa si Jose ng isang Antera Estrella. At nagkaroon sila ng 3 anak, si Isidra, Melesio at Trinidad. Bagamat ang pamilya nila ay nakapagsimula ng magnegosyo tulad ng pakikipagpalitan ng bigas. Ayon sa mga kwento, ang yaman nila nag-umpisa lang daw lumago bago matapos ang 19th century. Aba teka, hindi naman sila mayaman nung sila dumating dito sa Pilipinas. Their only claim to fame is yun nga, when they started buying lands, which many people were surprised kung saan ang galing. Pero ang chismis noon, ang yaman daw nitong pamilya ko Huangco ay galing sa sikat na sikat ngayong bayani na si General Antonio Luna. Pero paano nga ba at saan nagsimula ang chismis na ito? Itong si Banang Barsuain dito sa Malolos, Bulacan. Mga kapatid, dito ipinanganak ang Malolos Constitution. Pero sa kasagsagan daw ng Malolos Congress, ang chismis noon, dito rin daw unang nag-cruise ang landas ni Antonio Luna at ni Isidra Ko Huangco. E sino nga ba itong binibining bumihag daw sa puso ng ating dalubhasang general? Taong 1867, pinanganak sa Malolos, Bulacan, si Isidra Ko Huangco. Grade 3 lang ang natapos, pero pambihira raw ang kanyang galing sa negosyo at matematika. Sa edad na 24, nakakuha siya ng lisensya para makapagtinda ng nipa at kawayan. Ilan rin sa kanyang mga katangian, maimpok din daw siya at malihim. Sinasabing posible na sa isang pagtitipon sa Barsuain Church, nagkakilala si Luna at si Isidra. Dito, bumibisita raw ang mga kababaihang miyembro ng Red Cross sa mga sundalo para mag-abot ng regalo. Ayon pa sa diplomat na si Rafaelita Hilario Soriano, apo ni Hilario Tiburcio ang nooy gobernador ng Pampanga noong 1898, ang kanyang lolo Tiburcio ang tagakolekta ng mga emprestito o yung mga milyong-milyong pilak na donasyon ng mga kapampangan para sa revolusyon. Ang mga emprestitong ito, ipinaubaya raw ni General Emilio Aguinaldo kay Antonio Luna. Ang chismis, pinadiretso raw ang 1,000,000 pilak sa bahay nila Isidra. Anyari,
At itong kanyang mistress ay sabi, ipinatago daw sa kanya for safekeeping. No? At nung napatay nga si General Luna sa kabanatuan by fellow Filipinos, led by Captain Pedro Hanulino of the Kawit Battalion, hindi ibinalik ni Isidra ang kabuuan nito kay Emilio Aguinaldo. Isa si Ricardo Manapat, dating direktor ng National Archives, sa mga nangunang nanaliksik sa relasyon nila Isidra at Luna, pati na ang mga iniwan naman ng yaman ng Republika. Ang kwentong ito, naisingit pa nga sa kanyang aklat na Some Are Smarter Than Others, ang groundbreaking na imbestigasyon tungkol sa kayamanan ng Marcos Cronies. Kung paniniwalaan ang kwento ni Larry Henares, isang manunulat, ekonomista at dating chairman of the National Economic Council, nakapanayam daw niya ang malapit na kaibigan ni Isidra Cuanco na si Encarnacion Saulo Padilla. Pinaalala niya sa amin ang kwento sa kanya ni Encarnacion at ang relasyong Luna-Isidra. And I remember she used to tell me that Antonio Luna was very close to her and that she used to give her a lot of this gold from two sources, from the north and from the south. And he brought it to Isidra and entrusted it to her while he followed the summons of Aguinaldo to meet him in Cabanatuan. Ang perang ito raw, maaring insurance si Luna kay Isidra na siya ay muling babalik. Lalo pat, ayon sa mga kwento, nagkaroon daw sila ng anak. Ano ang nangyari sa bunga ng kanilang pagmamahalan? Alamin sa pagbabalik ng history. Alam mo, ilang metro lang mula sa simbahan ng Barasuain ay ang mansyon na ito. Dito may marker, dito rin pinanganak si Jose Cuanco na utol ni Antonio Cuanco na anak ni Melesio. Isa sa mga anak ni Melesio na kapatid naman ni Isidra. Pero mga kapatid, hindi kaya ito rin yung mansyon na sinasabi nila na dito raw nakikitulog si General Antonio Luna. May chismis pa nga noon na posibleng nagbunga ang pag-ibigan ni Isidra at ni Antonio Luna. Ayon sa dating kolumnista na si Larry Henares, ang ancestral house na ito ng mga Cuanco dito sa Malolos, Bulacan, ang nagsilbirang dausa ng pagtitipon ng mga VIP ng Malolos Congress. Sinasabing nabuntis daw noon ni Luna si Isidra at itinago ang bata. Ang press release ng lola mo, isang Chinese mestizo raw ang ama. Pero siyempre, walang pangalan lumabas kung sino man yon. Namatay na lang daw ang sinasabing nobyo na Chinese bago pa man sila maikasal. Ang chismis, inampon ng kapatid niyang si Melesio ang bata para mapagtakpan ang nangyari. Sinasabi ng marami, inadapt niya yon, ano? Para lang ma-save yung ano niya, reputasyon ni Isidra. Kasi nung panahon yun, alam mo, very conservative ang mga tao kung single ano ka, parang sinansira. So, pinaano dun sa pamilya officially. Tumandang mag-isa si Isidra, kaya nang mamatay sa edad na 93, ang naging tagapagmana niya, ang mga pamangkin sa kapatid na si Melesio, na sina Jose, Juan, Antonio, at Eduardo. At ayon sa pananaliksik nila Henares, malamang ang isa raw dito ang anak ni Antonio Luna kay Isidra. Hinala niya, siyempre, walang iba kundi ang katukayang si Antonio Cuanco. The first place, they have the same name, Antonio. And what better way to remember your lover except giving the name, the love child, you know, the same way. Kataka-taka raw na sa lahat ng apat na magkakapatid, tanging si Antonio lamang ang hindi mahanap ang eksaktong detalye ng kapanganakan niya. Tila buradong lahat ng records ng bata, mapa-birth o baptismal certificate pa. Marahil ito rin daw ang pagkakataong umalis sa Malolo si Isidra at tumungo sa Paniki-Tarlac para maitago ang sikreto. We found the mausoleum of the... where every single person that was born into the Cuanco family were identified, even those that were miscarriage. But there was none of Isidra's child. There was none. Sa estima nila, Henares, sa pagitan ng Marso 1899 hanggang Pebrero 1900, ipinanganak si Antonio. At kung babalikan, maaari sa pagitan nga ng 1898 hanggang 1899 nabuo ang bata. Sa mga panahong malimit si Luna sa Bulacan para dumulo ng Malolos Congress at lumaban sa gera. Sabi nga nila, kung ikukumpara mo raw,
si Antonio Luna at yung sinasabing love child nila ni Isidra Cuanco, eh, hindi raw nagkakalayo ang itsura. At ito pa, yung mga sumunod na kaanak daw, eh, mukhang namana ang henyo ng mga Luna. Mapapansin nga raw na sa litratong ito, eh, may pagkakahawig ang sinasabi nilang mag-ama na Antonio. Tanging si Antonio lang sa mga Cuanco ang may reverse widow speak tulad ng kay Luna. Ang kilay naman pare-pareho makapal ang isa habang manipis naman ang kabila. Pati ang mata, kaparis din. At kapansin-pansin din na may pagkakahawig ang hugis ng kanilang mga labi. At kaiba sa tatlong kapatid na pawang business o abogasa ang tinapos, tanging si Antonio lang daw ang sumunod sa yapak ni Luna na maging doktor. This fellow is a pharmacist and a medical technician. This fellow is a doctor, and proudly so. But most important of all are the physical characteristics that could not possibly happen in a million years if they don't have the same DNA. Sa paghahanap nila Henares sa punto ni Antonio Cuanco, sinasabing may kasama ro ito na isa pang bangkay. Pero ang isang katanungan din nila, hindi kaya ito si Antonio Luna? Lalo pat walang makapagsabi kung nasaan na nga ba ang mga buto niya. We found there were two bodies. And I just keep it there. It's the yaya. Okay. He says, I know the Cuancos. The Cuancos are the most royal of all the Gadhan families. They would allow a mere yaya to be buried with them. There must be something else. And that's where I said, it must have been Antonio Luna. Hinala nila, maring ipinalipat daw ni Isidra ang mga buto ng mag-ama para kahit sa libingan ay makapiling man lang nila ang isa't isa. Sa pagkawala ni Luna, hindi na raw naibalik ang pera na para sana sa unang republika. Walang kahit anong record na napanumbalik ang pera ng revolusyon. Ito pang isang chismis dyan. Lalo raw lumawak ang yaman nitong mga Cuanco nang sila ay makipagtulungan sa mga Amerikano, mga kalabang Amerikano. Kasagsagan noon ang paghahanap ng mga sundalong Amerikano kay General Emilio Aguinaldo patungong palanan Isabela. Tumigil raw ang hukbo ni General Arthur MacArthur sa bahay ng kapatid ni Isidra na si Melesio. Ang chismis, nag-alok pa raw ito ng matutuluyan sa isang kondisyon. Kapalit ng pagpapatuloy ni kina Arthur MacArthur, ilibreng pinaggamit sa mga Cuanco ang mga tren upang magbiyahe ng mga bigas pa Maynila. At dahil libre o walang bayad ang transportasyon ng kanilang mga bigas, eh talaga namang big time raw ang kita no ng mga Cuanco. Nako, nakikipagnegosyo sa dayuhang kaaway? Para may tawag dyan. Ayon pa sa mga kwento, matapos daw ang digmaan sa pagitan ng mga Filipino at Amerikano, ginamit daw ni Isidra ang perang iniwan sa kanya ni Luna sa pagpapautang. Huwais din ang lola mo. Nung matapos ang gera, yun daw kayamanan ay ginamit ni Isidra sa paluwagan. Halimbawa, mangungutang ka sa kanya, pagkatapos hindi ka nakabayad, iilitin ang lupa mo. No? So, ang lupa mo ang nagsisilbing collateral sa inutang mo kay Doña Isidra Cuanco. Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kumapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Cuanco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Cuanco? Meron bang mababago? Chismis daw noon na maaring galing pa nga kay Antonio Luna ang pinambili ng mga Cuanco sa Hacienda Luisita. Pero dahil mahigit 50 taon na ang nakalipas ng mabili ito noong 1958 at lalong walang matibay na ebidensya, tila lalong mahirap itong paniwalaan. Taong 1957, inilakad ni Jose Cuanco, tatay ni Piping at Cory Cuanco, ang pagbili sa buong Hacienda Luisita mula sa Kastilang Pamilang Lopez. Lumapit si Cuanco sa gobyerong magsaysay para umutang. Inaprubahan ng GSIS ang 5.9 million pesos na loan kapalit ng kondisyon na ipamamahagi ito sa mga magsasakang tenants sa makatarungang halaga matapos ang 10 taon. Pero noong 1958, pinaamyendahan ni Jose Cuanco ang kontrata na ibebenta lamang ito sa mga tenant. Yun ay kung meron man. Ang resolusyong ito rin ang gagamiting panabla para hindi maipamahagi ang mga lupa sa hasyenda.
Naghain ng kasong pamahalang Marcos laban sa mga kuwangko dahil sa hindi pagsunod sa napag-usapan. Pero nabaliwala ito dahil harassment daw ito mula sa rehimeng Marcos. Sa kampanya noon ni Cory, isa sa mga pangunahing niyang plataforma ay ang reforma sa lupa. Pero sa pag-usad ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa Kongreso, nautakan di umano ng mga kuwangko na ipatupad ang Stock Distribution Option o SDO para gawin stockholders ang mga magsasaka. Medyo mahaba-haba ang kwento pa itong Hacienda Luisita. Maganda siguro kung gawa na lang isang buong episode to na hiwalay, no? Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga kuwangko ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Cuwangco? Meron bang mababago? Kung may katotohanan man, ibig sabihin ang pera sana ng unang republika ang naging basihan ng yaman ng pamilya Cuwangco. Pero kung, at yan ay isang malaking kung, mapapatunayan man. I'm not so sure how, anong habol natin na ganun. Unang-una, napakatagal na, tapos talagang walang written, walang paper trail. Pero I think yung mas concern natin, yung mas contemporary, yung present. No? Kasi limbawa, ito officially, merong mga decisions yung ating mga korte. At ngayon, kahit pinanigan na ng korte ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita, hindi pa rin matapos-tapos ang maipamigay ang mga lupa. Well, yung final ruling dito actually in favor sa mga sa mga tenants diyan, no. Bagamat ang diyan kasi syempre dahil ang presidente ngayon bahagi ng pamilya na may-ari ng Hacienda. Hindi pa rin ini-implement eh. Yun ang problema sa ating judicial system. Tuloy para kay Hinares, mabuti pang idaan na lang kahit pabiro ang kwentong ito. Naalala niya sa isang birthday party raw sa bahay ni Joker Arroyo. Biniro niya si dating presidenteng Cory. And I said, and I told her about that. I said, you know, you Cuwangcos, I figure out they're worth about 200 billion pesos. I think you should give it back. Bakit nga ba parang pahirapan makahanap ng mga dokumento? Nagkataon lang kaya o sinasadyang malinis at walang bakas sa mga dokumentong magpapatunay ng relasyon nila Isidra at Antonio Luna at walang prueba ng mga iniwang yaman kay Isidra. Pero isang eksenang ito ang gumimbal sa Metro Manila noon. Nobyembre 9, taong 1993, napabalita ang pagkakahuli sa isang researcher ni Tingting Cuwangco, asawa ni Piping na kapatid ni Cory, na nagbebenta ng dokumento sa isang antique shop sa Ermita. Dokumentong ninakaw sa pambansang aklatan. Ang suspect na si Rolando Bayhon, pinaghihinalaan na maaring nakuha niya ang di umani dokumento ukol sa pag-iibigan ni Luna at Isidra. Pero ayon sa librong Tide of Time ni Maris Reyes McMurray na apo ni Jose Cuwangco Sr., pawang chismis lang daw ang kwento ng pag-iibigan nila Isidra at Antonio Luna. Dahil nung pinaslang si Luna, nakuha raw sa kanya ang isang love letter na para raw dapat sa isang Conchita Castillo na taga Batangas. Wala raw talagang matibay na ebidensya ang may koneksyon si Antonio at si Isidra. Hanggat walang ebidensya, ang kwento nila Isidra at Luna ay mananatiling isang mito. Hindi ko ginusto to, komandante. Pero isang hanep na makulay talagang kwentong magpapasa-pasa sa mga susunod pang henerasyon, sigurado yan. Binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Of course, unless somebody in the future, di natin alam, baka may maanong isang love letter ni Antonio Luna sa kanya, pinapaubaya ito, di ba? Itago mo itong, di ba? Hindi natin alam kasi history, ganun ang history. Minsan, basta pag na-prove na authentic yung dokumentong yon, yun ang mag-aano na talaga, magko-confirm dun sa matagal ng haka-haka. I don't think that the government can run after them because of the lack of pertaining documents. Hanggat hindi nahanap ang prueba ng love story ni Antonio at Isidra, malabo rin mahanap ang ebidensya magpapatunay na sa kanilang pag-iibigan ay minsan ding ipinagkatiwala ni Luna ang pera ng Republika sa kanyang iniirog. Ano yung kasabihan ng isang Pranses sa manunulat? Behind every great wealth is a great crime. Mga kapatid, meron nga bang moral pananagutan ang pamilya Cuwangco kung mapatunayan na ang perang ginamit para palawakin ang kanilang yaman ay pera ng unang republika?
Wala namang prueba, wala namang ebidensya. Eh kung sa mga Marcos ka, tuneto na lang yung dokumento, hirap pa tayong mag-usig. Eto pa kaya, ako mga kapatid. Mukhang chismis noon, siguradong chismis pa rin ngayon. Pero hindi may tatanggi, napakalupit na kwento nito. Pero mga kapatid, ako po si Dirty Vera, nagpapaalala kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay ang kasaysayan. O, ba't ngayon lang yan? Sige, kausapin ko na to. Sumusobra na to. Iuli ako yan.